بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang yung dhahiratu da'fil iman. Ito yung mga hudyat o yung mga sinyales kung bakit humihina ang iman ng isang tao at yung mga dahilan kung bakit humihina at papaano natin bibigyan ng lunas para lumakas ang ating mga iman. Ito yung problema ng ating umma ngayon sa panahong pangkasalukuyan. Problema ng mga Muslim sa buong mundo. Hindi lamang sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, sa buong mundo. Lagi nagre-reklamo, nararamdaman ko yung puso ko parang matigas. Matigas na yung puso niya, parang wala nang pakiramdam. Kahit makarinig ng Quran, makarinig ng hadith, mga lecture, parang pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Alam niyo yun, maraming ganun. Maraming mga Muslim ang nagre-reklamo sa ganitong kalagayan, sitwasyon. Ang iba sa kanila, sa harapan na nila yung Kaaba. Yung Madina ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, yung kanyang libingan, nagsasalam, pero hindi nakakaramdam. Ano yung dahilan? So yung ganitong katangian, mga kapatid, ito ay malaking problema. At kapag namatay ang isang tao na may sakit ang kanyang puso, matigas ang kanyang puso, maaaring sa kabilang buhay, hindi siya magtagumpay. Bakit? Sapagkat sinasabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallahu biqalbin salim. Maliban na lamang sa sino mang bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng malinis na puso. Yung salim, yung walang sakit, walang pagmamalaki, una muna walang shirk sa kanyang puso, walang pakitang tao, walang riya, walang bid'a sa kanyang puso, walang galit, walang puot, walang kibir, walang inggit sa kapwa, sa makatuwid, malinis sa kanyang puso. Mga kapatid, sila yung mga taong magtatagumpay sa kabilang buhay. At sinasabi rin sa banal na Quran, yung wail, yung pag sinabing wail, ito ay lugar sa impyerno. Sa makatuwid, yung taong o yung mga katangian na nauna yung wail sa Quran, sila ay pupunta sa wadi na ito, yung maniniraan sila sa impyerno na ito kapag tinataglay nila yung mga katangian na binabanggit pagkatapos ng wail. Halimbawa, fawailu lil musallin, kapinsalaan sa mga tao na darasal, alladhina hum an salatihim sahun. Sila na kapinsalaan sa mga tao na darasal. Nagdarasal ka, pero bakit makakapunta ka sa impyerno? Anong dahilan? Anong sagot? Sapagkat sila ay pabaya sa kanilang pagdarasal. Nagdarasal sila, nagsasala nga sila, ngunit minsan madumi yung damit nila. O di kaya, nagsasala sila, musbil sila, nagsasala sila, mabilis naman magsala. O di kaya, nagsasala sila, laging ipinagpapaliban yung sala. 5 times a day nagsasala, ngunit magsasala ng fajar, may araw na. Magsasala ng zuhur, oras na ng asar, magsasala ng maghrib, nagadara ng isya. Yung ipinagpapaliban yung sala. Subhanallah, nagsasala sila pero paparasaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sala, mga kapatid, ito ay itinatayo sa tamang oras. Ngayon, ang sabi sa banal na Quran, yung wail na ito, lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Sila yung mga maniniraan sa impyernong apoy na yung mga may matitigas na puso. Yung mga may matitigas na puso. Kaya, mga kapatid, inshallah, pag-uusapan natin ngayon yung mga madhahir da'ful iman. Ito yung mga sinyalis, yung mga hayag na nakikita natin na mahina ang iman ng isang tao. At kapag mabanggit natin yung mga hudyat na ito at tinataglay natin, ayusin natin ating mga sarili. At kung makita naman natin na tinataglay ng iba, ng ating mga kaibigan, ating pamilya, huwag natin silang husgahan. Maliwanag, mga kapatid? Pagdoan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una tayo na maging matibay ang ating pananampalataya at gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipasok niya sa ating mga puso ang iman. Ang una, al-wuku' fil ma'asi wa irtikabul muharramat.
isa sa mga tanda na mahina ang iman ng isang tao kapag siya ay nakakagawa ng mga kasalanan. At yung mga ipinagbabawal sa Islam. Ang tawag sa tao na ito ay asi, yung sumusuway. Yung sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. At kabilang sa mga mahinang iman, yung hayag na paggawa ng kasalanan. Yung hayag na paggawa ng kasalanan. So tayo, kapag nahiya tayo, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, halimbawa, may tao na nagsisigarilyo siya kasi hindi niya pa maiwan. Kapag nagsisigarilyo siya mag-isa, okay sa kanya. Pero kapag nagsisigarilyo sa ibang tao, nahiya siya. Ibig sabihin, may kabutihan sa puso niya. Dahil ayaw niyang pamarisan siya, ayaw niyang maging huwaran siya, at hindi ito kabilang sa mga mujahara, yung paggawa ng hayag na kasalanan. Tandaan natin na sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga gumagawa ng kasalanan, kullu ummati mu'afa, ang lahat ng aking mga tagasunod, lahat ng maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod sa kanya, papasok ng paraiso. Papatawaran sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Papatawaran ang kanilang mga kasalanan. Mu'afa. Maliban na lamang sa mga mujahir. Sino yung mujahir? Sila yung mga gumagawa ng kasalanan na hayag. Mga kapatid, tandaan natin yung paggawa ng kasalanan ng lihim. Halimbawa, yung pakikinig ng haram na siya nag-iisa lamang. O yung panonood ng haram na siya nag-iisa lamang. Paggawa ng haram na siya nag-iisa lamang. Mahina siya eh. Kasi ang tao mahina. Kulikal insano daifa. O kulikal insano daifa. At nilika ang tao na mahina. Likas na sa atin ang pagiging mahina. Kaya nga, inobliga sa atin, inutusan tayo na maghanap ng mga kapatid na natutulong sa atin upang lumakas ang ating pananampalataya. Kaibigan, nalalakas ang ating pananampalataya. At kung kaya mo maghanap ng babae, ng mga pangasawa, bro, bro Yusuf, nalalakas ang iman mo? Ha? Hindi, yung mga kapatid, hindi, totoo. Di ba? Masha'Allah, kapag mayroon kang asawa na lumalakas ang iman mo, isa, dalawa, bro, ha? Tatlo, apat. Kay Abdulaziz, insha'Allah, magalak ka na, bro. Hindi, napakasarap siguro sa pakiramdam yun. Hindi, brother, no? Kapatid, no? Utos sa atin ng Islam na maghanap ng mga kaibigan na magpapalakas ang ating iman. At sa mag-asawa naman, kapag ang mag-asawa, hindi lumalakas ang iman nila, may problema ang kanilang pag-asama. Ang mag-asawa dapat lalong lumalakas ang kanilang ugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-asama nila para kay Allah. Pero yung pag-asama nila, lalo silang napapalay sa Islam, walang isa-isa yung pag-asawa nila. Doon niya lamang yun, yung pag-asama nila. Oo, mag-asawa sila, pero hindi sila napapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, ang isa sa mga dahilan kung bakit o yung hudyat na mahina ang iman ng tao, ano ito? Bro, oh, yan ba yung paggawa ng mga kasalanan? Yung mga paggawa ng kasalanan ay tanda ng mahina ang iman ng isang tao. Sapagkat ang iman, hindi nagsasama ang iman at kufur at bid'a at mga maasi. Magkaiba yan. Ang puso kasi ito ay may tatlong uri. Salim, yung malinis na puso, mapayapang puso, yung mataimting na puso sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, malayo sa mga shirk, malayo sa mga bid'a, malayo sa mga haram, malayo sa mga inggit, sa galit. Ito yung malinis na puso. At yung pangalawang puso, ito yung puso na mayit, yung patay. Yung patay na puso. At ito yung nakakatakot eh. Kapag matigas na masyado yung puso niya, yung kaswa. Kapag parang pader, babatuin mo, babalik na sa'yo. Walang saysay mga sinasabi mo sa kanya kasi matigas niya yung puso niya. Ang dapat doon, ipagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming ganyan, nakakatakot. Tas Allah salam wal afiyah. Yung pangatlong uri ng puso is yung puso na kalbul marid, yung puso na may sakit. At ito inshallah yung bibigyan natin ng lunas. Kahit yung ano, yung patay na puso, kaya nating bigyan ng lunas. Hindi yung literal na patay ha. Ang tinutukoy sa patay na to, yung matigas na masyado yung puso niya. Yung kasi na sinasabi sa banal na Quran, tumma kasat kulubuhum min ba'di dhalik fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswa. Pagkatapos naging matigas ang kanilang mga puso na ito ay harinawa katulad ng mga bato, o di kaya mas matigas pa kaysa sa
bato. Tayib. Yung pangalawang dahilan kung bakit yung senyales, ito yung mga senyales na hayag, ha? Hindi ito lihim. Hayag, nakikita natin at batid natin sa ating mga sarili, yung matigas na puso. Yung taong matigas na puso, ibig sabihin yan, yung kapag pinapayuhan mo siya, itinutuwid mo siya sa kanyang pagkakamali, pinapalahanan mo siya sa mga haram, sa mga bid'a, sa mga shirk, sa mga maasi, sa mga pagsuway, nananatili pa rin siya, ibig sabihin matigas ang kanyang puso. May sakit ang kanyang puso. Ito yung pangalawa. Yung pangatlo, hudyat o senyales na mahina ang iman ng isang tao, adamu itqanil ibadat. Yung hindi niya pinagbubuti ang kanyang mga ibadat. Allahu Akbar. At napakarami na ito. Paano hindi pinagbubuti? Nasabi natin kanina, halimbawa, lagi late sa sala. Lagi late sa sala. O di kaya nagsasala, mabilis magsala. Tapos lagi na lamang mabilis magsala. After ng sala, wala nang zikir. Pagsabi ng imam, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Hindi pa humaharap yung iman. Yung imam, tumatayo na siya. Ito ay may hadith na ipinagbabawal ito eh. Na la yansarifan na ahadukum, hindi aalis ang isa sa inyo hanggat hindi matatarap sa inyong imam. Pero hindi naman siya aabot sa daraja o sa level na haram siya. Kaya lang, after ng salam, magdikir. Right? Kung kaya magsunna, mas mainam na magsunna na magsala tayo ng 12 rakas isang araw. So isa sa mga dahilan na mahina ang iman ng tao, adamu itqanil ibadat, na hindi niya ipinagbubuti ang kanyang mga ibadat. Kabilang na rito mga kapatid, yung pagkasagawa ng umrah. Siguro lahat tayo nag-umrah palagi. Dahil na sa mga mashallah sa Islamic Center, halos sa isang taon, tatlo siguro, apat, lima, madami. Yung mag-umrah, parang normal na lamang. Magtatawaf, hindi nag-dedicare. Parang wala eh. Lahat, hindi nakakaramdam ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mataimtim ang kanyang pagdarasal, ang kanyang mga ibada. Kapag hindi niya pinagbubuti ang kanyang ibada, tandayan na mahina ang kanyang iman. So tayo, ganoon din tayo mga kapatid. Tayo ang nakakakilala sa ating sarili. Balil insano ala nafsihi basira. Ang tao, anya, ang sabi-sabi ng Quran, ang higit na nakakakilala sa kanyang sarili. Kapag hindi mo pinagbubuti ang iyong ibada, tandayan na mahina ang ating mga iman. At kabilang rin dito, na mahina ang iman ng tao, at takasul anit ta'at wal ibadat, yung pagiging tamad sa pagsasagawa ng ibada. Allahu Akbar. Ang sabi sa banal na Quran, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yung mga munafik, mga hipokrito, kapag sila ay nagdarasal, nagsasala, tamad sila. Tamad na. Yung mga mu'min, subhanallah, bago pa mag-adhan na sa masjid na. O di kaya habang nag-adhan, papunta na sila ng masjid. Yung taong tamad, aantay niyo ikama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah. Uy, sarana. Tanda yun na may sakit ang iman ng isang tao. Pero mga kapatid, kapag makita tayo ng mga gantong katangian, huwag nating mamaliitin yung ating kapwa. Huwag nating lalaitin o manggagalaitin tayo sa ganun tao. Kasi pare, mahina tayo. Lahat tayo, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadin wahid. Ang paglalarawan sa mga mu'min, tayo, ikaw, ang paglalarawan sa atin, sabi ni Propeta Muhammad SAW, sa kanilang pagmamahalan. So, mahal natin ang bawat isa sa atin. Ayaw natin ang bawat isa mapunta sa impyerno. Sa kanilang pagmamahalan, kanilang paghahabagan sa bawat isa, ay tulad ng isang katawan. Idashtaka minhu udhu, tada'a lahu sa'iril jasad. Kapag nagkasakit, nakaramdam ng sakit ng isang bahagi o isang parte ng katawan, mararamdaman ito ng buong katawan. Halimbawa, masakit ang ngipin mo. Kapag masakit ang ngipin mo, yung sobrang sakit, makakatulog ka ba? Hindi, di ba? Kasi, sakit eh. Nasugatan ka rito, hindi ba mararamdaman ng buong katawan mo yan? Ramdam mo. So ganyan yung mga mu'min, mga kapatid. At kapag matagpuan natin, yung mga katangian natin binabanggit, huwag tayong ano sa kanya, mamaliitin yung gandang tao o manggagalaitin tayo sa kanya. Kasi brother, tagal ng Muslim yan. Tagal ng yumakap sa Muslim sa Islam yan. Di ba? O yung iba naman,
La ilaha illallah. Balik Islam lang yan. O di kaya sasabihin ng iba, ito mga pinanganak ng Muslim yan, taga Mindanao, pero tamad magsala. Huwag ganun. Laging nagsasala yung mga yan. Ito Arabo, pero tamad magsala. Huwag. Kapag manlalai tayo sa ating kapwa, baka babalik sa atin yan. Kaya nga may kasabihan, kamata din to dan. Kung ano yung ginawa mo, siya rin yung gagawin sa'yo. Ito yung matalinghag ng salita. Kung paano ka nangutang, siya rin ang uutangin sa'yo. Kung ano yung ginawa mo, gagawin din sa'yo. Kaya nga si Sheikh bin Baz, rahimahullah, tinanong siya, bakit may mga tao na matitibay, matatatag, ngunit bigla na lamang nalilihis ng landas? Di ba? May mga ganyan. Dalawang tao, mga matitibay, matatatag, pero bigla na lamang nalilihis ng landas. Nang sabi ni Sheikh bin Baz, dalawang, sa dalawang dahilan lamang. At kasama na rito, yung kapag nakakita siya ng taong ligaw, taong makasalanan, iniinsulto niya, minamalit niya. At ang tingin niya sa kanyang sarili, siya lamang ang ligtas. Kabilang sa mga dahilan, mga kapatid, kung bakit mahina ang iman ng tao, ito, dayqus sadar wa taghayyur al-mizaj, yung pagiging masikip ng puso. Mayaman nga yung tao, pero masikip naman ang puso niya. At pabago-bago yung, ano niya, yung isipan niya. Minsan masaya, minsan malungkot. Yung wala sa lugar, hindi katulad ng mu'min, mashallah, mayaman man, o mahirap sa anumang trahedya yung dumating sa kanya, o pagsubok, lagi nakangiti. Assalamu alaikum. Mashallah. May mga ganyan tao, di ba? Lagi nakangiti. Kahit puno ng problema, lagi nakangiti. Dahil ang lahat ay nakatakda kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung taong masikip ang dibdib, ibig sabihin, mahina ang kanyang iman. Dahil hindi niya tinatanggap yung mga nakatakda sa kanya. Hindi niya tinatanggap ng bukal sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, kung ano yung ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw. So, tanda ito na mahina ang iman ng isang tao. At kabilang sa mga tanda na mahina ang iman ng pananampalataya o pananampalataya ng isang Muslim, adamu ta'athur bi ayatil Qur'an, la bi wa'dihi, wala bi wa'idihi, wala bi amrihi, wala nahyi, wala fi sifati lil yawm al qiyamah. Yung isa sa mga dahilan kung bakit mahina ang iman ng isang tao, kapag nakakarinig ng Quran, hindi lumalakas ang kanyang iman. Yung mga pangako ni Allah na sa paraiso, pangako sa atin ni Allah na makita natin siya sa kabilang buhay, pangako sa atin ni Allah na maninira tayo sa mga na nagagandang palasyo, at may mga ilog na mula sa laban. Ano yung mga ilog sa paraiso na nabanggit sa Quran? Ha? Ani? Ano? Laban? Gatas? Ano pa? Alak na hindi nakaka? Lasing? Ano pa? Ano pa yung pang-apat? Ha? Nabanggit na yung ano? Yung honey. Ano pa? Apat yun. Ano yung apat na uri na ilog sa paraiso? Inshallah sa mga tala, matikman natin ito. Hmm? Ha? Ano bro? Ay, sino pala ito? Yung tubig mo. Pero, masarap siya na tubig. Hindi siya tubig ng tulad sa mundo. Tahib. Pati yung honey, hindi siya tulad ng honey sa mundo. Masarap siya sa kabilang buhay. Pati yung alak sa kabilang buhay, hindi nakakalasing. At yung laban doon, hindi napapanis. No, masarap na laban. So, kabilang sa mga tanda na mahinang iman ng isang tao, yung hindi nakakaramdam ng tamis kapag binabasa yung mga Quran, yung mga talata sa Quran na may mga pangako si Allah at may mga parusa. Yung mga parusa tungkol sa impyerno, hindi siya nakaramdam ng takot. At yung mga utos ni Allah, mga pinagbabawal, yung katangian ng Yawmul Kiyama, yung pagkagulaw ng mundo, yung pagbagsak ng mga bituin o mga sa kalangitan, mga lindol, hindi siya nakaramdam ng takot, tandaan na mahina ang kanyang iman. At kabilang sa mga tandaan na mahina ang iman ng isang tao, al-ghafla anillah. Siya mismo ay pabaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga tanda na mahina ang iman ng isang tao, al-faza' wal-khawf inda nuzul al-musiba aw al-huduth al-mushkila. Ito. Yung makaramdam ka ng takot, pangamba,
kapag ikaw ay dinaratnan ng mga problema o anumang bagay na anumang pinsala ang dumating sa iyo. Masyado kang takot na takot. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, takot ka na. Kasi may mga tao na ganyan, nawalan ng trabaho, o di kaya nagkasakit siya, takot na eh. Baka ano, bumagsak yung negosyo ko. O hindi ka mapadala niyang pamilya ko. Hindi alam yung gagawin sa buhay. Kapag ang tao nakaramdam na ganito, mahina kanyang iman. Ang tao wala kasang iman, may pananampalataya kay Allah. Ano man ang dumating sa kanya, nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, kahanga-hanga. Ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabilib sa iyo, bro, kapatid. Bilib siya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang mu'min, kahanga-hanga. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Na ang lahat ng bagay sa isang mu'min na yan ay mabuti para sa kanya. At wala na may ganitong katangian maliban na lamang sa mu'min. Yung sumasampalataya kay Allah. Ano yan katangian na ito? In asabat as-sara, syakara fa kana khairan. Ito yung katangian ng mu'min. Kapag dumating sa kanya ang mabuting balita, ang mabuting bagay, magagandang pangyayari, dumating sa kanya, siya ay magpapasalamat. At yung dumating na yan ay mabuti para sa kanya. Wa in asabat ad-dara, at kapag dumating naman sa kanya yung mga pinsala, yung mga problema, mga sakuna, ano yan, pagsubok na dumating sa'yo, sabar, takana, khaira na. Siya ay magtitiis at yung dumating na yan ay mabuti rin para sa kanya. Lagi niyang iniisip, yung plano niya, mabuti. Pero mas mabuti ang plano para sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang may gantong katangian, maliban na lamang sa isang mu'min. Kabilang sa mga tanda na mahina ang iman ng isang tao, at inshallah wala sa atin ito, asyuh wal bukhul, yung pagiging madamot at kuripot. Alhamdulillah, wala naman sa ating kuripot dito eh. Diba? Masyala, wala naman, no? Pati yung mga asawa natin, Bro Yusuf, diba? Alhamdulillah. Hindi tayo, ano, yung sabihin, akin na yung asawa ko. Wala naman ganun. Kasi yung gusto ng ibang sister, masyala, makagabay pa yung ibang asawa nila. Makatulong pa sa iba. Tama ba, Bro Yusuf? No, bro, ano? Sino ba? Stad? So, isa sa mga tanda na, na mahina ang iman ng tao, yung pagiging madamot. Ang sabi, la yajtami'u shuh wal iman fi qalbi abdin abada. Hindi kailanman anya magsasama ang pagiging yung karamutan at iman sa isang puso ng isang sumasampalataya. So, hindi maaari mong sama yung madamot. Mayroon akong kilala, subhanallah. Ngayon, buhay pa ngayon. Nasa Madina. Ito, kilala nila, ano yun? Saad Abdurrahman eh. Si Yusuf Al-Otayri. Subhanallah, yung kwento, araw-araw, pumapasok sa kanyang office, hindi nagkatrabaho. Ang ginagawa niya sa kanyang office, nag-aantay ng mga taong hingin ng tulong sa kanya. Doon lang siya nakaupo. Sa kanyang office. Tapos pag may mga tao, ito, bigyan niya pera. Tapos yung mga estudyante sa Madina, lagi niya binibigyan ng ano, manti. Hadiya. Magkano ba tol yung ano, manti ron? Ha? One, dati, magkano? 200. Isipin mo, ilang libo yung... 500. Ilang libo yung estudyante sa Madina? Subhanallah. Hanggang ngayon, at hindi lang yan, yearly, may pads din siya. Allahu Akbar. Sa Madina. Pero mga kapatid, marami ganyan sa Saudi Arabia. Marami dito yan. At sa Pilipinas, marami rin mga kababayan natin na mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na lagi mo pagbigay. At lahat kaya rito mo pagbigay, alhamdulillah. Ano kay mga kapatid natin dito, na single, tulungan niya na si Abdulaziz. Ah, inshallah. Tapos, magkakalimbawa, so, yun po mga kapatid, at yung panghuli na, hindi, yung last two, na mahina, yung mga hudyat o senyales na mahinang iman ng tao, at taalok bid dunya, yung lagi kang nahuhumaling sa mundo. Masyado ka nahuhumaling sa mundo.
At mahal na mahal mo yung mundo. Mahal mo yung kayamanan, mahal mo yung lahat. Ano mang uri ng palamuti ng mundo? Mas nangingibabaw ito sa kaysa sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, tandayan na mahina ang iman sa tao. At yung nawala, na pabaya, o hindi niya pinapahalagahan, binibigyan ng pansin ang kalagayan ng mga Muslim sa buong mundo. Halimbawa, may kapatid na Muslim na nagdadalamhati, malungkot, problema, may problema. Tapos sa'yo normal lamang, hindi ka nakaramdam ng lungkot, problema yun. O yung mga kapatid mo halimbawa na hindi mo pinagdudua, halimbawa sa Palestine. Di ba? Kahit nagpa-fasting sila ng Ramadan. Tapos normal lamang sa'yo, hindi ka nakaramdam ng lungkot kasi mga kapatid mo sila eh. Sa buong mundo, yung mga kababaihan na pinapatanggal yung hijab sa kanila, tandaan na mahinang iman isang tao. Dapat sa atin, ipagdua sila. At malungkot tayo sa kanilang kalagayan. Dahil ang hadith, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo hangga't hindi niya naising mahalin ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Marapat sa atin na makaramdam tayo ng lungkot kapag nalulungkot ang ating mga kapatid. Masaya tayo kapag masaya ang ating kapatid. Kaya Bro Abdulaziz, hanggang ngayon malungkot kami talaga. Oh. Inshallah bro, ha? Bro Yusuf. Bin nila. Taib. Ngayon naman, ang dahilan kung bakit tumihina ang iman ng isang tao. Una rito, al-ibtiad ang talab al-ilm al-shari. Subhanallah. Ang pag-iwas, paglayo sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya humihina ang iman ng isang tao. May mga kapatid tayo na Muslim sa Saudi pag-uwi ng Pilipinas, back to normal. Bakit? Kasi hindi nag-aaral. Yung wastong pag-aaral sa Islam. Partikular yung tawhid. Hindi alam yung tawhid. Yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung haligi ng Islam. Alam niya, memories niya. Yung limang haligi, shahada, salah, zakah, sawm, hajj. Tapos alam niya yung anim na iman. Paniniwala kay Allah, sa mga anghel, sa mga kasulatan, sa mga propeta, paniniwala sa kabilang buhay, may paraiso at impyero, at sa nakatakdang tadhana, mabuti man o masama. Sa ulo niya yung mga yan. Ngunit, hindi niya nauunawaan ng wasto. Yan yung malaking problema. Kaya marami nagmumurtad, nagmumuslim, tapos bumabalik sa dating pananampalataya. O di kaya Muslim na sila, pinanganak na Muslim, ngunit humihina ang kanilang iman dahil saan? Dahil hindi nag-aaral sa Islam. Ito yung pangunahing dahilan kung bakit humihina ang iman ng isang tao. Pangalawa, wujudul insan fi wasatin ya'udju bil ma'asi. Meron kang kaibigan o may kaibigan siya na lagi nang himok sa kanya sa paggawa ng kasalanan. Bro, ano muna tayo? Inom muna tayo. Minsan-minsan lang. Ah, may mga ganyan. Diba, bro, pasal muna tayo sa mga gatong lugar. O tingin naman tayo rito. Bro, maraming chicks doon. Balita ako. Mga ganyan. Yung nanghihimok sa paggawa ng kasalanan, tanda yan, nahihimay ng iman mo. Kaya iwasan yung mga tao na bumubulong o nanghihimok sa paggawa ng kasalanan. Kabilang sa mga dahilan kung bakit tumihina ang iman ng isang tao, tulul amal ito. Yung mahabang pangarap. Masyado kang mahaba yung pangarap mo. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumuhit siya ng guhit. Pagkatapos gumuhit siya ng isang diretsong guhit na nilagpas niya yung guhit na yun, sabi niya sa ano, yung diretsong guhit na lumagpas sa guhit, una yung guhit na parang pabilog siya, o square halimbawa, eto, nakapalibot yan yung kadar ng isang tao. Nandiyan yung kayamanan niya, yung sakit, yung buhay, yung kasiyahan niya, kailan siya malungkot. Tapos gumuhit siya doon, nagpas na diretsong guhit. At ito naman yung kanyang pangarap. Mamamatay na lamang siya, hindi niya pa nakuha ang kanyang pangarap. Kaya huwag tayo masyadong marami, ano? Pangarap. Kung ano meron ka, pagbutihin mo. Maging masaya ka kung ano meron ka. Malugod ka kung ano meron ka. Pag dumating yung gusto mo, pasalamat. Kaya lang kung hindi dumating, magsabar, magtiis. Dahil meron pang plano si Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo mas mabuti. Ang sabi rito sa isa sa mga kasabihan, arba'a minasyaqa. Apat na dahilan anya kung bakit malungkot ang isang tao at kabilang dito
yung may mahabang pangarap sa buhay, wal hirs ala dunya, at yung pagmamahal sa mundo at yung pagiging matigas ng puso. So ito yung mga dahilan kung bakit tumihina ang iman ng isang tao. At kabilang sa mga dahilan kung bakit tumihina ang iman ng tao, ito, yung pagkain ng madami. Alhamdulillah, wala naman sa ating kumakain ng marami rito. Yung pagtulog ng marami. Yung palagi ang pagpupuyat. Yung pakipagkwentuhan na lamang, salita na salita. Wal khalta, yung hindi namimili ng kaibigan. Yung kahit sino na lamang, makilala niya, o kaibigan ko na to. Makilala niya ngayon, o tropa ko na to. Yung ganun palagi, hindi namimili. Tanda yan na hihina ang iyong iman. Wakat na to dahik yung tawa ng tawa, sigaw ng sigaw. Ito yung mga dahilan kung bakit humihina ang iman ng isang tao. So dito tayo sa panghuli, medyo mahaba yung paksa natin, pero mahalaga ito. Ilaju da'fil iman. Ang lunas, kung paano masolusyonan yung paghina ng iman ng isang tao. Barakallahu fik, bro. Ha? Oh, meron pa ba? Wala natin eh. Masya Allah. Oh, class, barakallahu fik. Ito, meron 10 dahilan para ano, lalakas ang ating iman. Inshallah, bibilisan lamang natin ito. Ang sabi rito sa hadith na naiulat ni Hakim sa kanyang Mustadrak at Tabarani, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal iman, tunay na ang iman, ito ay nabubuo sa isa sa inyo, kama yakhluqu thawb, katulad ng pagkagawa o pagkagawa sa isang thawb, sa isang damit. Fas'alullaha an yujaddid al-iman fi qulubikum. Hilingin ninyo kay Allah na laging mabago ang inyong iman. Ibig sabihin, rotate ang ating iman. Oh, ma-refresh. Ibig sabihin, laging lumalakas. Ngayon, mahina. Tapos, laging binabago yan. May mga nag-arap ka na dahilan para lumakas, ma-refresh ang iman mo. Tayib. Ang una rito, tadabburul Quran. At ito talaga yung pinaka-dahilan. Unang-una, tadabburul Quran. Ang pagninilay-nilay sa salita ni Allah ang Quran. Ito yung una. Basahin yung Quran, intindihin, unawain, nang sa ganun, lumakas ang ating mga iman. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. At binaba namin mula sa Quran na ito ay mayroong lunas, hindi sinabing gamot, lunas eh. Kasi pag sinabing gamot, maaaring magbigay lunas o hindi. Ang lunas, automatic magpapagaling yan. At ito ay habag sa mga sumasampalataya. Pangalawa, upang lumakas ang iman mo, paramihin ang pagdidikir kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, pagdidikir. Pangatlo, istishaar azamatillah. Yung pakikiramdaman mo, pagninilay-nilay, kay Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. Halimbawa, pupunta ka sa bundok o kaya sa tabing dagat, pagninilay-nilay ka sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang rito upang lalakas ang ating iman, pangatlo, ang pagpaparami sa paggawa ng mga mabuting gawa. Pagpaparami sa mga mabuting gawa. Pang-apat, tanwiul ibadat. Yung baguhin mo, yung mga ibada na yung ginagawa. Kailangan magsala ka ng salatul duha, tahajjud, witir, mag-fasting ka, fasting na yung every Monday, o di kaya ayamul bid, ika 13, 14, 15 sa isang buwan. Paramihin mo, iba't ibang uri ng ibada gawin mo para lumakas ang iyong ibada. At panglima, al-khawf min su'il khatima. Yung matakot ka na maging masama ang iyong kahinatnan, yung huling araw mo. Lagi mo iniisip yung huling buhay mo. So kapag lagi mo iniisip, ayan, yung kamatayan, pinagbubuti mong iyong mga gawa. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dhikri hadimi laddat." Paramihin ninyo anya ang pag-aalala sa sumisira o gumuguho ng kasiyahan. At kabilang sa mga dahilan, inshallah, upang lumakas ang ating iman at tawadu, ang pagpapakumbaba. Alhamdulillah, dito naman yung kapatira dito, wala naman mayabang dito. Kahit na mashallah, no? Alin ba si Tol? Mashallah, makisig. Pakumbaba.
Alhamdulillah, yung pagpapakumbaba at hindi natin pinagmamalaki yung ating mga ibada, yung ating kayamanan, yung ating ari-arian, ang ating katawan, kung ano man tayo, trabaho natin, hindi natin pinagmamalaki, tandayan na inshallah lalakas ang ating iman. At kabilang sa mga dahilan upang lumakas ang ating iman, muhasabatun nafs, yung laging litisin ang ating mga sarili. Yung laging nililit sa ating mga sarili. Bago ka matulog, iniisip mo, na-late ba ako ng sala ngayong araw? O nakasakit ba ako ng aking kapwa? Ano ba yung nagawang kasalanan? Lagi mo nililito sa iyong sarili. Tandayan na, inshallah subhanahu wa ta'ala, lalakas ang iyong iman. So, ganit na lamang, maalis kung napahabang tinalakay natin kasi medyo mahaba ito. Alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bro, salam kayo. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Si Tol, mashallah. He was...